Naagabyado ka ba? Napupundi ka na ba? Ubus na ba ang iyong pasesya? Pwes, ito na ang takbuhan ng mga feeling dehado. Reklamo sa buhay o sa kapitbahay. May solusyon. You're lucky. Dahil dito, Lucky Tulong. Huwag kang magsinungaling. Sinisira niyo po yung pagkatao ko din eh. Ako, hindi mo ako pinapakinggan. Kumpanyero Long, matakas t-shirt mo. Yan yung linya mo na iconic yan ah. Ayan, oo. Yan. Magkano ba itong saging mo? 21 kilo. Mahal naman. Mahal? Gusto niyo mura? Oo. Ako may alam na mura. Ano yun? Oh. Ang sungit mo naman. Nagaling sa pelikulang? Kasiping. Bago tayo tumuloy sa problema, proud lang ako sa'yo, Kumpanyero Long. Kahit nung kasagsagan ng mga sexy film, dati sa 10 pelikula, 11 sexy film, di ba? Oo, mga 11, ano doon? Oo, 11 out of 10. Ano ba yung mga nagawa mo na ng mga, yung mga title na sexy film? May ganda akong ginawa, pero actually hindi tatapos eh, dahil malaki yung budget. Ang title nito, Naguhumindik na Sandata. Yan. Oo, yun eh, Sandata, barilan yun eh. Cowboy kami nun eh. Ayan, Huawei, pag bunod itong gano'n, putok ako dalawa. Pero di ba dapat mag-produce ang Paramount Pictures? Ano yun? Apat na putok sa Kumunta Pula. Napakaganda rin yan. Ano yan, di ba? Parang kasunod ng Transformers yun, di ba? Oo. Ito, apat kami dito, pero nasa loob lang kami ng Kumunta Pula. Putukan lang kami ng putukan. Marilan din, Marilan din. Yes, Marilan din yan. Baka putukan yun. Pero sa Kumunta Pula, kasi parang yun ang pinag-aaway yan. Ito, magpupunta tayo sa problema natin. Long, marami naman. Sa buhay naman, meron tayong na-agrabyado. Lahat naman tayo, wala naman perfect. Yeah, siyempre, hindi naman tayo perfect. May nang a-agrabyado sa atin. Ikaw ba, meron na mga isang alitan sa buhay mo na hanggang ngayon o pwedeng nahirapan kang magpatawad? Noong mga teenager ako, naku eh, dyan ako kinakabahan padalas yung mga aakit kami ng ligaw. Pero mas gwapo sa akin yung katabi ko, yung kasama ko, inakit ng ligaw. Parang kinakabahan ako pagka sa kanya, ibibigay sa kanya, juice sa akin, ibinibigay, tsaan. Sabi ko, parang iba. Ba't parang gusto mo kumainitan ito? Gusto mo guminawa katawan nito? Pero eto, Long, grabe, ipapaalam natin kay Henry Perillo ng Manila, inagaw daw. Ng kaibigan niyang si Sandra Fontelera ng Quezon City, ang kanyang nobyo na si Stephen. Ang inagawan to, Henry. Si Henry tsaka si Stephen, mag-joke. Si Sandra, inagaw niya si Stephen. Mabigat nga ito. Mabigat ito. Na nagkakamabutihan na pala ang kanyang nobyo at ang kaibigan niya si Sandra ng Quezon City. Inumpronta niya ang dalawa. Ito, Kumpanyero Long. Inamin ni Stephen yung jowa nila na ginamit lang daw si Henry para mapalapit kay Sandra. Masakit naman ang ginawa. Masakit ang ginawa doon sa Henry pala. Kaya sagad sa buto ang galit ni Henry. Bakbakan na naman pala to. Hindi daw magagawang patawarin ang dalawa. At the same time, humihingi siya ng mga clarifications kung ano ba talaga ang nangyari at gusto niya makausap si Sandra. Pero bago yan, dahil alam ko, Long, nung nilapit sa atin to, mabigat tong problema. Mabigat talaga to. Kaya humingi ako ng tulong sa isang kasamahan din natin na ito, gamay na gamay niya. Dalawa na tayo nito magkasama sa Laking Tulong. Hindi natin kakayanin ang power nito. Bumunot ka. Kumbaga dito, bumunot ka ng import. Kumbaga, eksakto. May dayo. May tayong kinuha. Dayo. Sa kalaban. At tawagin natin para samahan tayo. Bigay ang kanyang opinion. Walang iba, kundi si Neggy. Neggy? Hello! Hi! Nako, hello. Nasasunbating ako sa rooftop. Hindi, nagsasunbating ako sa rooftop eh. Nagsasunbating ako sa rooftop. Ay, ganda mo ngayon. Nung kaninang kinikwento pala sa akin to, Panyero Luis, meron na kagad ako naisip na tao dahil ito, manhid na ito eh. Nung pinadala sa akin ng kwento, nangangalahati pa lang ako, naisip ko, bakit pa sumulat si Neggy? Pwede naman akong i-text lang. Akala mo si Neggy. Kahawig kasi yung istorya. Alam mo, Kuya Long, kanina, nung sinasabi nyo nga sa akin yung problema na yan, halos talagang maluha-luha ako talaga dahil hindi naman sa kalaman naman ang lahat at kilala. Tayo bilang mga magkakaibigan, alam nyo na may istorya ko pagdating sa pag-ibig. Alam naman namin na sobrang. Tapos nalulungkot pa ako dahil yung pelikula na ginawa natin hindi natuloy, di ba? Kasi nag-uusap kayo about sa pelikula. Di ba yung pelikula natin na sexy din? Yung title, yung Isubo Mo Ang Ulo ng Tilapia, di ba? Hindi pinalabas yun. Di ba mayroon ka pang ginawa na
Iputok mo, may 2.5 ka. Oo. Iputok mo hanggat may 2.5. Ganun. Yun, maganda yun eh. Magandang pelikula yun, Louis. Tungkol naman sa bangko. Sa bangko naman yan. Sa bangko naman. Mga hold-upper kami dito. Hold-upper kami dito. Pero ito, nagkakasiyahan tayo. Pero may isang tao na hindi masaya. At yun nga, ay si Henry. At kasama natin sa parekwento. Ako. Ang nangyayari. Henry, nandiyan ka na ba? Hi, Henry. Welcome sa Laking Tulong. Kasama mo ako, si... Good after. Good day. Yes. Sir Lucky, Sir Long. Yes. Hi, Ate Mugi. Hello, Henry. Henry, may sa amin, ano ba ang pangyayari? Actually, may intro ako eh. Henry, ha? May tubig ka dyan. Alam. Yung pala tubig at mukhang masyado ito dinadala. Bisa na tayo magmahal, dapat sagarin natin. Mm-hmm. Ayan, ganun ako eh. Si Stephen kasi, fan lang ako niya sa mga pageant. Nanonood ako, bumibili ako ng ticket. Minsan 10 ticket pa, kahit isa lang ako. Nagja-judge din ako. Noong nag-judge ako, ginawa ko na rin. Ginawa mo, ikaw ba nang ligaw sa kanya o nagkaroon din si Henry ng konting pagtingin sa'yo? Siya nagparamdam, kaya kahit ginawa? Nag-umpisa sa akin eh. Sa modeling agency kasi, dinala ko si Steven doon para mag-exposure kasi hindi lang pageant, you know. Andun, friend ko doon si Sandra, model siya doon. Ako medyo dating model pero nagme-makeup artist na lang kasi tumaba ako. Palagi kong sinasama si Steven, so while I'm busy, hindi ko alam, nagkakamabutihan na yung dalawa. Nako, nagkakaroon na pala ng gapangan ng kamay sa ilalim ng table. Oo. Pag modeling agency, 'di ba? Ang daming magaganda. Oo. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang ginagala ng mata niya. Hindi ko kasi sinasabi na jowa ko, parang assistant ko lang para walang mali siya. Minsan, nagpaalala si Stephen sa akin. They're joining with models pag SM North. Magmi-milk tea daw. Napansin ko, parang lampas ng alas 10. Parang hindi na time para mag-milk tea. Hindi pa umuwi ng bahay. Nagkinala ako. So, nagchat-chat ako. Wala sumasagot eh. No. Nag-ring naman. Kaso parang pumatay. Hindi ko alam kung si Stephen ang pumatay ng parang may umago na siya. Pinatay. Alam ko yun eh. Oo, di ba? Umuwi na lang si Stephen sa bahay. Alas stress na ng madaling araw. Sa bahay mo umuwi. Oo, sa Manila. Medyo lasing siya tapos may marka ng lipstick sa neck. Ayan na. Binampira na siya, parang siya nakagat ng vampira. Para nakasalamuha niya si Corazon ang unang aswang. Tsaka amoy babae, hindi baklush eh. Alam niya amoy baklush eh. Ganun siyempre kayo alam nyo, no? Ang amoy ng babae. Tapos kinumpronta mo ba? Hinayaan mo hanggang susunod ng umaga? Ano to? Hindi, wala siyang masagot eh. Pero bangag yun. Kinumpronta ko siya nung pagkagising niya. Ang ginawa ko, ginigising ko siya, pero ini-interview ko siya. Parang psychotherapist. Sino mahal mo? Ganyan. Ayun, Sandra daw. Ay! So, nag-interview talaga. Doon muna nahuli. Oo. Psych. Nung medyo na himasmasa na siya, kinausap mo ba siya? Nag-usap kami. Sabi, bakit lampas ng 10? Nagyaya pa raw si Sandra ang uminom. Nag-bar hopping pa sila. Nag-bar hopping. And marami then, nangyari, no? Nag-3 hours. Sa motel. Okay. Hi! Umamin! Umamin? Umamin kasi wala na... Sino ba mag-milk tea ng lampas ng... Ibang milk ang kinain, no? Oo, ibang milk yun. Di umano, ginamit ka lang daw. Paano nagka-amin na ginamit ka lang? Yun ang gusto ko ron. Tama yun, Panyero Luis, sinabi na yun. Sinasabi niya, pinilit lang daw niya siya ni Sandra. Magulo siya magkwento. Parang hinipnotize lang daw siya. Nawawalan ako ng tiwala. I'm busy sa work. Saturday, Sunday, pupunta ka sa modeling agency. Kung ano nang iniisip mo, kung anong ginagawa nila. Yan yung nakakapraning na part, di ba? Na pag may jowa ka, tapos nawala yung tiwala. Oh. Di ba? Yan yung nakakapraning na party talaga. Ako, Negi, ramdam ko yun. Hindi na joke to. Hindi na joke yun. Kaya Negi nang gagaling talaga sa kaibuturo ng puso ni Negi. Pagkamahal mo kasi yung isang tao, di ba? Yung alam mo yung instinct mo, mararamdaman mo yung kung may ginagawang tama, may ginagawa bang mali or may ginagawang ano. Bago tayo tumuloy sa pangalawang parte ng kwento, paano naging totoo sa'yo, umamin ba sila na may relasyon na sila? Itong ginawa ko,
Nung natutulog si Stephen, ginamit ko yung phone niya. Ini-DM ko si girl. Nag-I love you ako. Nag-I love you din si girl. Pasok na naman, Luis! Ayun. Pasok! Pasok! Kwentong Neji to. Kaya geeking talaga ako sa babaeng yun. Ba't ako naman? Alam mo sa totoo lang, Henry, na iintindihan kita dyan. Oo, di ba ganun din ang nangyari sa'yo? Kailan lang yung boyfriend mo, di ba yung sinama mo pa sa Jerry's Grill? Hoy! Yung mga dahil kumain, ang pinakilala mo sa akin, ganyan, ay Andre, pinutol ko lang, ganyan-ganyan nangyari kay Negi. Di ba yung pinakamain tayo sa Jerry's Grill? Tapos na naman tayo, girl. Oo, palibigay yung, inaago mo sa akin yung pinakbet, ibinibigay mo rin sa boyfriend mo. Tapos nalimbo lang sila, pero magwapo yung ano ha, imiwang kay Negi. Huwag mo na ipaalala ko, Yalong, alam mo, huwag mo na siya ipaalala. Naalala ko lang. O, baka tumawag din ako ng laking tulong, tingnan mo, next episode ako na yun. Marinig, siyempre, ang dinali natin ang kwento ni Henry. Pero makakausap natin si Zandra. Hello po, Kuya Lucky, Kuya Long, Ate Nettie. Hello. Hello. Dito si Henry. Kamo, dahil di umano, inagaw mo ang shota niya. Hindi po totoo yun. I love you. Nag-I love you. Yung kausap mo, nag-I love you too ka raw, pambihira. Ano to? Sandra, oo nga naman. Siyempre naman po, nag-I love you po. Mapagmahal din po naman ako, kaya nag-I love you too hindi ako. Hindi po pa nag-I love you. Alam mo, na jowa ni Henry si Stephen. Opo. Si umano, niloloko niyo daw si Henry. Yeah, no. Ito po kasi yun. Di ba po, magkasama po kami sa model. May sinama po siyang lalaki, si Stephen po, nagpa-pageant daw po. Hindi ko naman po kasalanan kilala niya sa akin yun. Sisi niya po ako na inagaw ko daw po yung boyfriend niya. Kasalanan ko bubang mas gusto ko nung lalaki kaysa sa kanya. Pero ate girl, Sandra, syempre magkaibigan kayo, yung ganon. Hindi ka nag-open sa kanya na, oy mare, etong maaura sa akin. Eh, siyempre hindi na gagawin ni Sandra yun dahil may gusto nga ni Sandra ilihim din eh. Hindi ko na po sinabi. Kasi alam ko, pinaplastic lang ako ng kaibigan ko na yan. Ah, okay. Ang feeling mo, pinaplastican ka lang nitong si Henry. Si Henry medyo nawala. Baka mapigat na pinagdadaanan. Hindi, baka ito. Feeling ko nagbabarangay. Umiiyak na. Umiiyak na. Dahil kanina, nakita natin si Henry. Ang mata parang pinupog ng bubuyog. Ayan na, nandiyan na si Henry ulit. Nandiyan na. Sandra, ka... Ayan! Ibig sa lalaking yan, tapos susulutin mo lang. So ikaw bakla ka? Kasalanan ko bang mas gusto ko ng jowa mo kaysa sa'yo? Tignan mo naman kasi tsura mo. Aray ko, ang sakit! Ang sakit to! Ang sakit! Hoy, sakit to! Wala ka na doon, Sandra. At least komportable siya sa akin. Sandra, si Stephen ba tinatanong mo kung anong talagang pamamagitan sa kanila ni Ed? Drake. Opo, tinanong ko po siya. Ano sabi niya? Tinanong ko po kung mahal niya po ba talaga itong Henry na to. Ang sabi niya po sa akin, hindi niya daw po mahal. Ginamit niya lang daw po si Henry para mapalapit po sa akin. Nako, ikaw pa, pero, sakit na ginawa ko ang tulay, Henry. Hindi, Sandra, pero nung una pa lang, di ba, tinanong kita kanina, kung alam mo may relasyon itong si Henry sa si Stephen. So sabi mo, alam mo. So hindi mo rin ba naisip na magkaibigan kayo at sakit, kaibigan? Wala na nga dahil gusto na rin ni Sandra si Steve. Wala naman na po kami magagawa eh. Ganyan na po, tanggapin niya na lang po. Hindi talagang ganun, hindi ko naman sa kinakapihan to si Sandra. Natural yun eh, mahal niya na si Henry. Ay, si Stephen. Eh bahala ka na, Henry. Basta nasa akin si Stephen. Tama ba ako rin, Sandra? Tama po. Oh, Henry, naririnig mo yun na walang pakialam tong si Sandra. Oo. Naku, Sandra, na overlook mo na babae ka. Pero the matter is, naghahanap sila ng companionship sa buhay. Pare, kung kunwari ako si Stephen, ito maganda, isipin natin ako si Stephen. Mm-hmm. Okay, bakit Henry ikaw ang piliin ko? Mas komportable na si Stephen sa akin. Iba naman yung sa one night stand. I want... What? Oh my God! Si Sandra, ganun lang nangyari. Totoo ba, Sandra, yung sinasabi ni Henry na nagkaroon kayo ng one night stand to si Stephen? Yes po, pero sabi na po nun. So ibig sabihin, Sandra, na isuko mo ang lupain mo sa bataan kay Stephen, tama ba? Tama po. Ikaw ba, ito, tanong lang kay Henry. Henry, ikaw naman, na ano mo rin? Na washing machine mo. Yung kanyang ano. Yung parang kanyang labahin na washing machine mo naman. Opo, na-vacuum ko po talaga. Wala na bakit? Ang masakit kasi na part doon, yung lokohin ka. Yun yung kasi masakit. Kasi pwede ka naman iiwan eh, na wala na kayo relasyon. Pero sana, naging mabuting tao na lang. Kasi
'di ba? Wala namang problemang ano eh, magmahal eh, magbigay, 'di ba? Kaya lang minsan kasi nandoon yung akibat yung lolokohin ka pa. Eh paano 'yan, Henry, kung sakali man mag nagkikita kayo ni Sandra, 'di ba, sa trabaho? Paano pag kailangan ng makeup pa, nagkita kayo, anong kailangan? Nag-usap ba kayo? Benmahan, sabuntan, ano? Nako si Sandra, nako maghahalong balat sa tinalupa namin 'yan. Oy, ikaw bakla ka? Marami ka ng utang sa akin. Ikaw, bakla ka, tumahimik ka na dyan. Huwag ka nang umasang babalikan ka pa ni Stephen. Matibay itong si, ano, si Sandra talaga. Iba mag-Sandra dahil sa tingin ko, mahal na mahal talaga. Ikaw ba mahal na mahal mo talaga, Sandra, to si Stephen? Mahal mo na mahal mo? Opo, mahal na rin naman po ako. Kung kunwari lahat, silang dalawa, si Henry at Stephen, eh nasabangin. Hawak, dalawa. Oo. Hawak yung kaliwang kamay si Henry, kanang kamay si Stephen. Anong gagawin? Sino bitawan mo? Sino? Si Henry po. Henry. Pero Sandra, hindi mo rin ba naisip na pwedeng gawin din sa'yo ni Stephen yon? Ayun, pwede. Eh kung gawin halimbawa, mo sa'yo. Halimbawa, hindi na sa gender ha. Babae naman. Kaibigan mo babae. Matatanggap mo. Ginawa sa'yo. Anong mararamdaman mo nun? Hindi naman po papayagawin niya yun. Ganito na lang. Ba't hindi mo itry si Henry? Malay mo, mas malaki yung lawit niya. Diba? Huwag na po, sa iba na lang po. Kaya tayo nag-uusap ito. Henry, anong gusto mong sabihin kay Stephen pag napanood niya to? Sigurado mong mapanood niya to. Dahil siya, naman. Pangalan niya dito, anong gusto mong sababihin sa kanya? Nako, Stephen, haba balls po. Ha? Pinaikot mo kaming dalawa eh. Pagharap mo sa Sandra, iba sinasabi mo eh. Pagharap mo ako, kung ano ng mga promises mo. Ano yung mga promise na yun? Sige nga. Ibili mo ba siya ng motor, sapatos, ano mo na? Eh nung narinig niya yung ano, yung civil wedding, papakasal daw kami. So ano ka ngayon, Sandra? Masa ka naman, kala mo naman papakasal ka. Hello, in-approve na ng Pope yun, no? Henry, matagal lang. Henry, gaano mo kamahal si Stephen? Sa lahat ng nangyari, gaano mo kamahal yung si Stephen? Mahal na mahal po, first in line. Hindi ko pinagpapalit. Kung sakali man, Henry, na sila ni Sandra maghiwalay dahil sa kung anumang rason, tapos bumalik sa'yo si Stephen, anong gagawin mo? Maluwag po ang bahay ko. Mahal mo talaga siya, eh. No? Talagang love niya, oh. Talagang magkadikit na magkadikit kayo ni Negi kasi sayang mo, Henry. Si Negi, isang iis eh. Hindi, iba naman yun sa akin, ano ba? Naiintindihan ko kasi siya dahil, siyempre, parehas kami. Naiintindihan ko naman kasi sino ba naman yung taong, di ba, gusto na niloloko siya? Sandra, kung sakali man isang araw, gumising kayo ni Stephen at sinabi niya na, ay hindi, ang gusto ko talaga makasama. Wala akong kutam na hindi ka na magkahanap, pwede ka na magkaroon ng option. Ang gusto niya si Henry, anong gagawin mo? Hindi po ako papayag ilalaban ko po si Stephen. Hindi po ako papayag na maagaw siya. Saka, meron din natin ang gustong sabihin ni Henry. Sandra, anong gusto mong sabihin kay Stephen? Stephen, ikaw, total na sa akin ka naman na, huwag ka nang magpapaloko pa dyan sa baklang yan. Alam mo naman natin dalawa na hindi mo talaga mahal yan, di ba? Alam mo naman ginamit mo lang yan para malapit ka sa akin, di ba? Kaya ikaw, Henry, huwag ka nang umasa. Naku, ano ba naman, Sandra? Ang sakit. Hindi, nakikita ko talaga si Henry, iba ang babaitan ni Henry, para bang ibibigay niya lahat kay Stephen na sige, yung kaligayahan mo dyan ka kay Sandra. Pero pag lumungkot ka o nagkaroon ka ng problema, come to Papa. Parang gano'n si Henry. Sandra, yung mga sinasabi niya, medyo may tira talaga kay Henry, pero si Henry, kalmado lang. Tahimik lang. Kalmado. Banyalong Luis. Oo, kalmado. Although ganito ako, naniwala pa rin ako sa ano karma. Ayun eh. Yun yung may karma yan. Kasi obviously parang hindi rin maayos to eh. Oh, Luis, parami ng parami ang mga part 2 natin ha. Sandra, anong gusto mong sabihin kay Henry? Dahil tantaan mo pa miss dati, magkaibigan din naman kayo. May gusto ka bang sabihin, Henry? Henry, alam mo, total magkaibigan naman tayo before, tanggapin mo na lang na wala na talaga kayo ni Stephen. Nagmamahala na kami, period. Yun na, period na period. Tapos, Henry? Lang masasabi ko sa Sandra, kung mahal mo siya, na hindi na tumuntong sa ganito, nagpaalam ka na sana. Uy, naman pala, magpaparaya naman kung sakali man. Oo, matakarating sila pa. Yun nga yung sinasabi ko na parang okay lang mamagparaya, kaya lang, yung masakit na part kasi, yung parang loko, hindi, yung lokohin ka pa. Negi? Negi, comedian ka, di ba? Ba't parang seryoso ka? Oo, seryoso ka. Hindi, kasi lahat ng pinag-uusapan natin, talagang tumbok rin kay ano eh. Yung nararamdaman ni Henry sakit, mas masakit pa yung kay Negi. Mukhang hindi pa natin maayos yung problema to.
Pero maraming salamat na humarap pa rin kayo sa amin dito sa Laking Tulong. Henry, last na lang, bago tayo magpaalam, anong gusto mo? Huling mensahe mo na lang para kay Sandra. Ihabilin ko muna siya sa'yo. Pero sabihin ko, bakla yan. Kaya, ingat ka. Sinong bakla? Ewan ko. Ako, umamin ako. Bakla talaga ako. So, kung sabi ko, yan ang bakla. Baka mamaya ipagpalit ka rin sa lalaki. Ipagpalit ka naman sa lalaki. Balak dyan. Balak. Kaya ano pa? O, ano ka ngayon, Sandra? Ano daw? Masabi mo nun? Baka ipagpalit ka sa lalaki? Oo. Tapos huwag ka na maraming sinasabi. Ayaw mo, kukunikitang ninang ng mga magiging anak na. Ay! Sabi! Magandang tanong. Ang sabi? Henry, kung sakali man. Kung sakali man. Tama, tama. May dumating sa bahay mo, may dalang sulat, isang kartero, pagbukas mo, invitasyon na binyag na maging ninang sa kasal o ninang sa binyag ng anak, punta ka ba? Oh, yan! Parang ano, parang ngayon, ang sakit-sakit pa, parang hindi ko kaya. Sa lahat na nangyari, Sandra, ikaw muna, last na lang to, anong gusto mong sabihin kay Stephen na lang? Stephen, alam mo, mahal na mahal kita. Sana mas maging masaya tayo, maging okay din sa atin si Henry. Sana maging maayos pa, ganun. Maraming salamat. Henry, kay Stephen, mula sa iyong puso. Ninong, ninong Henry. Kung nasan ka man, dyan ka na lang. Kaya naman, maraming maraming salamat, Sandra, sa kay Henry, sa pag-share. Maraming salamat din po. Dahil binigay niyo sa amin ang kwento niyo, kasamang inyong katapangan, na pagbubukas ng inyong puso, pagbibigay kami ng tig 1,000 pesos sa inyo, Sandra, tsaka kay Henry. At mag-ingat kayo palagi, magbibigay kami dahil ito, alam ni Longto, tsaka ni Henry. Ay, siyempre. Napaka-generous ng Pure Gold. Diba? Yes, ayo. Yeah, Pure Gold. Ay, ng grocery package. Ganyan kabait ang Pure Gold family. Tig isa kayo. At maraming maraming salamat. Naway maayos niyo pa rin ang problema niyo. At sana isa na naman kayo sa ilista namin na magkakaroon ng part 2. Maghaharap-harap kayo. Dapat kasi nakaharap talaga si Stephen dyan. Ay, gusto ko masaksihan yan, Kuya Long. Gusto ko masaksihan yan, Kuya Lu, sa Kuya Long. Oh, yung pagkaharap nila tatlo. O, so sa part 2, Negi, pag nagharap-harap yung tatlo, tama ka na. Kahit may ginagawa pa ako, ititigil ko. Kasi gusto ko, hindi gusto ko rin kasi malaman ba't ginagawa ng mga ng lalaki yun. Marami, okay. Aabang natin yan. Maraming salamat sa'yo, Sandra, Henry. Maraming salamat din po maraming sa lalaki. Maraming salamat. Maraming salamat. Ano ba ang mga natutunan natin? Maggie, ikaw muna. Pagka sa love kasi, di ba? Naiyak ka. Bakit basag ang boses mo? Di kasi, Kuya Long, di ba, parang parte naman ng pagmamahal yung masaktan eh. Okay lang magbigay ng pagmamahal. Kaya lang minsan nagkakamali tayo ng tao ng pinabibigyan ng pagmamahal. Ay, seryoso ako! Hindi, kami naman, hangad naman namin sana makatakpo ka na, sabi nga ni Panyero Luis, makatakpo ka ng isang lalaki na talaga namang ikaw nga makakasama mo na sa habang panahon. Ang iniisip na kasi natin hindi naman yung talagang pangyayari, di ba? Whether it be LGBT, straight ka man o hindi, siguro nagiging issue yung lokohan, yung ginamit si Kendo. Ano panapit kay Zandra? Siguro para sa akin yun ang pinaka sa pool na issue eh. Diba? Na nananahimik naman si Henry. Yan, pwede mo mangyari yan sa straight, pwede mangyari sa LGBT community. Yun siguro ang medyo nakakapag-taas ng kilay ng mga dapat nangyayari. Hore, kuya. Tama ka dyan, kuya. Saka pwede naman pwede naman magpaubaya. Kumbaga sana, wag na lang loko. Yung saktan, di ba? Yung, kasi syempre, masakit sa part nung niloloko yun eh. Ay, seryoso ako! Peggy, maraming salamat muna sa pagbisita. Sa mga darating na mamahalin mo, anong gusto mo sa kanila ngayon? Sa mga future? Yes, ako pakinggan yan. Siguro kung magmamahal uli ako, hindi ko na ibibigay lahat. Kasi binigay ko lahat-lahat. With S nga, lahat. Wala na natira sa akin. Yun yung masakit. Oh, seryoso ako, Kuya Luis. Hindi, talagang wala na nga. Sobra. Wala na nga natira. Ultimo hawak ng tatay mong Red Dos, inaago mo, ibinigay mo sa boy. Wala naman sa gender yan eh. Ang ano lang naman namin na mahalin din. At respeto din. Oo, respeto din. Kasi ganun din naman kami pag nagbigay ng pagmamahal. Sabi ako! Kaya maraming salamat sa iyo, Kumpanyero Long. Maraming salamat sa ating guest, Negi. Abangan namin pagka
Second tayo dahil nakita natin kahit gaano man kaliit o kalaki yung problema, handa kaming tumulong kasama si Long Mejia at ang special guest natin na si Negi. Ako si Luis Manzano, ang kakampi ng mga ape at re-resba para sa mga feeling dehado, ano mang hinihingi mo sa buhay. Dito ako magsumbong dahil Long, tsak dito. Dito, may tulong! Maraming salamat!